Nagre-record. Yo! Nagre-record na! Wala. I don't know what to say, but... Let's be raw. Ang dami ang tatanong sa inyo, a follow-up on the rejection vlogs or topics. Susulat ako. I'll write something. Ulit. To follow up the rejection topic. Para lang may connection tayo. Pain. Sakit. Hindi to illness, but emotional sakit. Masakit siya. Take off tayo sa rejection. Or sa kahit anong sakit yan. Pagkabigo, hindi ka natanggap sa trabaho, nabusted ka, hindi ka natanggap sa audition, kahit ano. Meshiket, debe. Parang gusto mo nalang sukuan yung mga bagay na gusto mo. O di kaya yung mga gusto mong bagay sa buhay mo, na bigla nalang nawala sa'yo. I don't know, dreams, aspirations, na parang bigla nalang nangyari. Aray. Masakit yun. I'll just make this short, but let me tell you this. Your pain has a purpose. Our pains in life. They have a purpose. Yung mga bagay na sinasabi mong failures, they're actually foundations para sa totoong purpose and calling mo sa buhay. One failure, another failure, hanggang sa maging foundation mo siya, titibayan because of your failures for your purpose. Failures are foundations in disguise. This guy's in love with you, pare. Hindi yun. Masakit, pero that's where you work hard. You hold on to just know and hold on to that calling and purpose na galing sa kanya. God's preparation or kung yung paano kanya hinahanda sa mga upcoming events, breakthroughs are actually packaged as pains, failures, disguised as failures. Uulitin ko, God's preparations are usually packaged as pain. Siyempre masakit, pero kasi si God kasi ibibreak niya yung plan mo bago ka ibreak ng plan mo. You know? This guy's in love. The thing that you see as betrayal are actually instruments that will bring you to the purpose. It's actually preparing you. Binabasa ko. Alright, just to wrap this up, kasi gusto ko lang quick, don't lose hope. Let's put every pain, let's use every pain, give it a purpose. Just have that perspective. Sabihin mo sa sarili, this pain that I'm experiencing, I'm using it as to my advantage. Kung may gusto lang kayong questions, topics na gusto nating i-discuss, in the comment section below. May mga nagtatanong kasi pa. Saktan! Tayo ba? Inahantok ako kasi ayaw kong sumamay. Di ba sabi ko? Sarap ng higa mo. I-break mo nga ng todo. Wag! Matutulog ako! Ka-LTV, nagsisi ka ba na iniwan mo Air Asia? Hope you can do a honest vlog about what makes you decide to leave your job. Actually, nakagawa na ako ng honest vlog last year. It's just that I just had to filter some stuff out kasi sensitive topic siya. Pero! Ikaw nga sumagaw to. Totoo na to. Ano bang hindi totoo? Buhay ang nakataya. Pag ako! Pag ikaw. What? What? Complicated kasi yung story. But you know, by the end of the day, I am sure, Neo is sure that it's the Lord's will. Yun nga, sobrang complicated and parang too much politics. But then again, complete redemption with Air Asia, especially with the TVC. Parang about desires nga, di ba? Hindi naman talaga yun yung desire na nilagay ni God sa heart ko. Sooner or later, mabubuwag yun, mawawala yun. So, ibabalik niya ako dun sa alignment. Sa path, di ba? Yeah. Pinaka-honest na answer. So, please, sa mga nagtatanong din, hindi na ako cabin crew. Awa nyo na! Nagtatanong pa kayo kung cabin crew pa ako. Saan daw ba yung hiring? Nakikita ako sa page. Saan na-appreciate ko talaga, pero guys, hindi na ako cabin crew. Dalawang taon na. Move on tayo. Hindi na din masaya yung kapatid ko sa magiging cabin crew. At masaya kami na dito siya ngayon. Yeah. Why? Safe, kasama natin. The Lord is sovereign. He is still in control of every area and every aspect of Neo's life. Ganda ng Starbucks dito, no? Starbucks mo? Ano ba ito? Tahimik naman dito. Bawal magingay. Lahat kinausap ko sa messenger. Ang tahimik sa Starbucks ha? Ito ba mag-ingay? Ako nga, ako yung pinakamainin. Ang danong clouds. Alo, no? Galing. I mean, there's a new Starbucks here in Tagaytay. It's so good. We'll end the vlog here. Salamat na pa naman. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Follow me on my social media accounts. And shout out to... Yeah. Bye. Bansa! Cha-cha-dabber-gad!